Hey guys, it's Tin and it's a Sunday today. And magsisimba kami ni Crystal kaya ako nagpe-prepare. Si Mommy nakasimba na siya kaninang umaga. Kaya kaming dalawa na lang ni Crystal ngayon. And then before kami magsimba, may i-visit lang kami na cafe. Since magkalapit lang naman yung cafe and the church. So yan, this is my simple makeup today. Alam nyo, pag nakita nyo yung damit ko, para akong magpupunta ng civil wedding. Alam nyo yun, pero papakita ko sa inyo, wait lang. Grabe naman, sobrang magkaiba na may outfit natin. I'm browns. Yeah, but I'm the tita. Because we have a different style. Yeah, we have a different style. Pero, grabe naman yung ano ko. Pero, ala lang. Parang a-attend ako ng civil wedding. Parang ako yung bride sa civil wedding. Tingin mo, Tel. Tingnan mo kasi. Shan. Oh, sizzle! Diba? Mag-lips ka na lang. Joke lang. Speaking of bride, nag-send si Leandro ng picture na nasa bridal fair siya. So, dapat nandun ako. Kaya lang, kanina umaga, nagka-dysmenorrhea ako. So, kaya nandito ako. Yeah. Bridal fair without the bride. Ian, they're searching for you. You tell them what happened to you. It's been a while. They're asking. I have so many people. So we have so many people. Pimple. Ah, pimple. That's why you went to the hospital? Hindi. I wash my face and then I put cream. Skincare ka, girl? Pants, bagaman. So pray for me. Pray for me. Para strong na si Ian. Para strong si Ian. Okay, kiss mo muna sila. Wow. Hey guys! It's already 5:15. Ang usapan namin, 4 kami aalis. 4:15, no? Galing! So, malapit na kami dito sa cafe local. Fun fact, ito yung dati kong school, nung preschool to grade school. Kaya medyo madami akong memories dito. Nandito yung time na nag-jeep pa kami ni nanay. Tumutulo-tulo pa yung laway ko. Kasi wala naman kaming car dati na ginagamit pang school. So, nag-jeep lang kami ni nanay. Nandito din kami magsisimba. Tapos, nung mga grade 5 ako, medyo nag-upgrade. Meron na kaming owner, hindi na jeep. Baka hindi nila alam yung owner. Alam niyo ba yung maliit na jeep? Oo, parang maliit na jeep yung owner. Parang prinsesa ako doon. May electric pa na maliit sa ano. Kasi nga wala naman kami dating car na ginagamit pang school. So yun, papakita ko siya sa inyo. College of the Immaculate Conception. Ito yung gilid nung dati naming school. Tapos dito sa harap yung pinaka-entrance niya. Tapos ito yung paborito ni nanay na pinupuntahan. Hindi ko ma-describe, pero madami siyang damit dyan before. Mga ilang years na yun, simula nung kinder ako. Sabihin mo ng 18 years na lang. Ano ba? Nakakamiss naman. Dito ko pa sa mga sayo ng isda. Medyo. Dito kami, ano, andito talaga. So yun, before ako maging emotional dito, magkapi na tayo. naiiyak din si Estella. It's sudden gaze and time is started racing. But moments tend to fade and you're too far away. To get my name in, someone keeps blocking my way. Hi guys, so nandito na kami sa bahay. And dapat hindi na ako magva-vlog ngayon kasi bukas na dapat 'to. Kaya lang gusto ko lang mag-rant. Si Crystal pumasok siya ng CR ng 11:30 yata. 12:07 na. Linis lang ng katawan niyan ha. Linis lang ng katawan. 37 minutes. Tingnan natin kung mabibigla siya kung gaano siya katagal maglinis ng katawan. Dito ligo ah, hindi to ligo. Yes, what? Ang tagal ko, no? Ano? Grabe yun yung kinakwento ko sa Arilo. Hindi pa ako naginagawa. 37 minutes, sis. Ay, what? Alam mo, hindi ko pa ano. Parang hindi pa ako naligo. Sabi ko nga, linis lang. Guys, hindi pa siya nakakapaghilamos. Ako naka-skincare na. So, yun lang. Bukas na lang. Bye. Hi, guys. I'm about to sleep, but I remember something. Ati pa kanina. Ano, Sunday kasi kanina. Tapos nagsimba kami ni ate. So ate, di ba, yung pag ano, pagsubo ng ostya, magpa-pray ka after masumubo ng ostya. Naiyak, guys. As an emotional vlogger, naiyak siya. Pagkabalik ko, gumagano. Hindi ko alam kung anong pinag-pray niya. Hindi ko alam kung grateful ba siya or nasasaktan ba siya. Basta ang alam ko, nakagano siya.
Hi guys! Kailangan ko lang ipakilala sa inyo yung mga friends ko. Para lang ano sila, YouTube official. Here's ano ka? And si IC. So yung may mga inquiries kay IC, paki-PM na lang siya. Pupunta kami ng Kabanatuan because we're going to eat ramen. Already 10:57 p.m. I just got home. Nag-meet kami ng high school friends and then kumain. Ito din yung top ko kanina pero yung skirt hindi since ang dress code namin girls is shirt and short lang. So naka t-shirt lang ako tapos naka shorts and then nagpalit lang ako ng skirt just because wala lang. Feeling ko bagay siya sa outfit. And now let's do some unboxing kasi dumating na yung mga recent purchases ko. Let's start with the smallest one. This is from Sephora. I just got a foundation. Hindi ko siya dito sa Sephora Philippines binili. Pinabili ko siya sa Sephora US since this is a new product. So this is a TikTok made me buy it na product. This is a foundation from NARS. And ang dami ko nakikita na to sa TikTok. Pinag-compare sila ng Charlotte Tilbury na foundation. And mas madami yung good reviews dito sa product na to. Kaya ito yung binili ko. I got it in the shade Light 2 Mont Blanc. So buti na lang buti na lang din talaga. Tama yung shade na napili ko kasi nanood lang ako ng mga reviews, parang pinakiramdaman ko lang kung medyo kakulay ko ba yung mga pinapanood ko. So, kaya ako nakapag-decide sa color na to. And fortunately, saktong-sakto siya. Ito na yung ginagamit ko ngayon. So, ito, isang layer lang, isang pump lang yung gamit ko ngayon. And then, kaya ko rin to pinabili kasi yung mga tinted sunscreen na ginagamit ko lately, umiitim siya sa akin. Dahil siguro yun sa collagen na iniinom ko. Yung pinapakita ko sa inyong Ultra Power Glow from the Diet Coach. Another product from Besties Boutique. So, I got this Ariana Grande Cloud Body Mist. Kasi nagustuhan ko yung Ariana Grande Cloud Perfume. So, nakita ko to sa Shopee. 1,200, 900, and meron din ako nakita sa Instagram na parang beyond that price point. So, ito, grabe yung price na nakuha ko. Kaya, ito yung binili ko. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya ko to binili ng ganito kadami. Kasi, nakita ko to sa Shopee. 1,900, 1,200, and meron pang nagbebenta na mas mataas dun sa price na yun. So, nung nalaman ko yung price na to kay Besties Boutique, sabi ko sa kanya, dapat dalawa lang yung bibilin ko eh, para meron akong panggamit, tapos stock. Tapos, nung nalaman ko yung price, sabi ko, sige sis, lima na. Next is from Zara. First item is this one. So, ang leather niya is material. Baligtad. First item is this one. So, ang material niya is leather and it's a tube lang na bodysuit. Meron siya konting detail dito. Then, straight lang yun sa neckline niya. I still need to recover from another lover. Would you be here for me? Next is this top. So, hindi ko rin alam bakit ko binili to. Pero nung time na yun, parang gusto ko siya. Kaya kinuha ko din yung skirt na ka-partner niya. Let's see if I can pull this look. Sana kasya siya sa akin. And then parang bagay lang tong look na to with a boots. So, bumili din ako ng boots na hanggang tuhod. Ewan ko dun sa mga choices ko ngayon sa buhay. Never met your parents, not even your mother, but let's see where this leads. Next is this one. So, ito yung mga parang favorites ko dito sa haul na to. Medyo hindi ako itong top na to. So, medyo body siya eh. And makikita niya naman sa aming dalawa ni Christelle. Talaga siya yung mga body-body. Ako yung mga parang ano lang, mga alam mo yun, parang nanay manamit paminsan. Since gusto ko mag-try ng iba-ibang like vibe sa pananamit. And girly talaga ako most of the time. Ang ganda ng detail niya dito plus this one. So yung mga ganito kasing top, feeling ko nakakaliit siya tingnan ng waist. So, syempre, nakaka-sexy. Hindi lang ako masyadong sure sa bust part kasi medyo open siya. But hopefully, pag finit ko, maganda siya. So, ito yung ka-partner niya na pants. Sobrang hindi ko personality yung set na to, but gusto ko lang din talaga mag-experiment. Gusto ko mag-try. But if this breaks your little heart in mine, what shall we do? And for the last piece, I got this pants also. Cute ng print niya. Let's just find out. Pretty blue jeans and me. Excited ako i-try itong mga to. Kasi alam mo yun, parang hindi nyo ako usually nakikita sa mga gantong damit. Kasi nakikita nyo floral dress,
mga whites. Down to the last three, so lahat sila white paper bag na and white box na. Ito siya. This is from Balmain. Kasama to actually dito. Medyo matagal na to dumating, kaya ko lang gusto siya i-share kasi I think siya yung may pinakamababang price ng Balmain shirts. Just your usual Balmain shirts. Kaya lang, yun yung reason kung bakit gusto ko to i-share sa inyo. Sorry guys, if palagi ko sinasabi, ito yung may pinakamababa. Sa paghahanap ko lang naman yun. And gusto ko siyang i-share sa inyo kasi syempre, pag nag-shopping ka, iwan ko ha, pero ako kasi naghahanap na pinakamababa. So, iba yung cut na to. And sobrang comfy niyang isuot. Meron akong white, may green, may black, may white ulit, may black. Ulit-ulit lang pala. Iba-iba lang siya ng designs. Meron ng ibang nasuot dito si mommy. Next is this Amina Muwadi na sandals or heels. Parang may konting heels lang siya. This is how it looks like. It para siyang Cinderella shoes. So, medyo matagal ko na tong inaay. Kaya lang nga, parang feeling ko hindi siya comfy kasi nga PVC siya. So, sabi naman ni Hazel King na ate mong budol, comfy siya. Kaya napabili na rin ako. And then, yung kinuha ko is yung may konting heels lang. Kasi available siya sa iba-ibang height. And feeling ko, ito pa lang yung kaya ko. Kasi yung iba ang tataas na. So, ito medyo safe lang. Ang ganda niya. And saktong-sakto siya sa paa ko. For the last one, so this is something na pinag-isipan ko. Kasi nung September pa last year, iniisip ko na siya kung bibilin ko na. Tapos parang feeling ko, hindi ko siya deserve, kaya hindi ko siya binili. And then, nag-November, nagustuhan ko ulit siya na gustong-gusto. So, nagtanong ulit ako. And parang hindi ko pa rin siya deserve. So, ngayong nalaman ko na magpa-price increase sila, parang January yata or February. Kahit hindi ko deserve, ito na. Matagal ko na siyang gusto and hindi ko alam kung anong color yung gusto ko kasi beige or black, yun yung pinamimilian ko. Yun din yung isang factor kung bakit hindi ko pa siya mabili-bili. And it's the Lady Dior. Aside sa Chanel na classic flap, ito yung inaay ko na bag pa. So parang it's one of my dream bags din. And ngayon wala naman ako masyadong inaay. I just love how this looks kasi pwede mo siyang pang formal like with heels. Pwede mo din siyang pang casual with rubber shoes. And then pwede mo din siyang pang outfit like with boots. And gusto ko siya kasi silver hardware siya. Ma-white gold ako na tao like with jewelry. Meron din siyang ganitong parang ABC Dior yata. ABC Dior. I'm not so sure. Binili ko lang talaga. And then, nagpa-personalize ako since may free na 3 letters. And I got this from La Brea. So, I'm currently here sa CR kasi magsa-skincare na ako. Nakapag-freshen up na ako and nakapag-quick try on haul na ako. So, don't worry guys kasi makikita niya naman yung mga pinagbibili ko or mga outfit sa Instagram. Kasi usually naman dun ko pinopost. Gusto ko lang i-end tong vlog na to kasi parang happy weekend to sa akin. Una kasi lumabas si Ian from the hospital. Pangalawa, time with family, tapos time with friends. Kasi nakapag-jogging-jogging kami ngayon. And the third is time with you guys. Parang vlogging time. Sana mag-keep up ko yung pag-upload ko na to kahit once a week lang. Thank you very much. I'll see you on my next one. Bye!